Continuation of family members in Korean. Ang next po natin ay grandparents. Grandparents. Ang Korean po ng grandparents ay chubumunim. Cho bu mo nim. Ngayon po isulat natin to sa Korean. Yung cho muna po. Ganito po ang symbol ng CH. Ito pong symbol, kapag nasa unahan po, naging CH po ang sound. Sunod po yung O, nilalagay po sa baba. Sunod po yung B. Ito po ang symbol ng B. Yung U naman po, nilalagay sa baba. Sunod po yung Mo. Ito po ang symbol ng M. Yung O naman po, nilalagay sa baba ng M. Sunod po yung N. Yung nim, ito po ang symbol ng N. Yung I po, nilalagay sa tabi ng M, ng N. Yung ending consonant po na M, nilalagay po sa baba ng ni. Cho, bu, mu, nim. Cho, bu, mu, nim. Ito po ang tamang pronunciation. Pero po, kapag sinusulat sa English, ganito pang spelling. Mo nim. Sunod po. Harmony. Harmony. Hal mo ni. Ang ibig sabihin po pala ng harmony ay grandmother. Grandmother. Ngayon po isulat natin to sa Korean. Ganito pa ang ang H. Sunod po yung A. Yung L po, nilalagay sa baba ng H. Sunod po yung M. Yung M muna po, yung M. Ito po. Lakihan po natin. Sunod po, yung O. Ang bigkas po nito ay O. Yung soft sound po na O. Ganito pang symbol. Sunod po yung ni. Yung ganito pang N. Tsaka ito po yung I. Harmony. Harmony. Ito na rin po ang ginagamit na spelling kapag sinusulat sa English. Harmony. Sunod po. Harabuji. 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 Ang ibig sabihin po pala ng harabuji ay grandfather. Grandfather. Ngayon po isulat natin ito sa Korean. Ito pang symbol ng H. Sunod po yung A. Sunod po yung R.
Yung R po nilalagay sa baba. Tapos po, yung A. Ito po yung A. R po ang bigkas nito kasi sinusundan po siya ng vowel. Kasi po, kapag itong symbol, kapag nasa gitna ng dalawang vowels, nagiging R po ang sound. Sunod po yung B. Ganito po ang B. Yung O. Ito pang symbol. Tsaka po yung G. Ito po ang G. Tsaka yung I. Harabo G. Harabo G. Kapag sinusulat naman po sa English, ganito naman po ang spelling. Yung R po, ito pong R, kapag sinusulat po sa English, nagiging L po siya. Next po. Oni. 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 Ang oni naman po ay yung old sister kapag ikaw po ay babae. Ngayon po isulat natin to sa Korean. Nagsisimula po sa vowel kaya maglalagay po tayo ng bilog sa unahan. Ito po yung O. Ito pang symbol. Yung N po, nilalagay sa baba. On. Tapos yung Ni. Ito pang symbol ng N. Tsaka yung I. On. Ni. On. Ni. Old sister po siya kapag ikaw po ay babae. Sunod po. Nuna. Ito naman po pala ang spelling kapag sinusulat sa English. Ito naman po pala ang ginagamit na spelling. Sunod po. Nuna. Ang ibig sabihin naman po ng nuna ay old sister pa rin po kapag ikaw ay lalaki. Ngayon, isulat po natin ito sa Korean. Yung N po, ganito po yung N. Yung U po, U, nilalagay po sa baba. Yung N po, ganito, lakihan po natin. Tsaka yung A. Nuna. Nuna. Old sister po kapag ikaw ay lalaki. Sunod po. Yodongseng. Yo. Dong. Seng. Yodongseng. Ang ibig sabihin naman po yung yodongseng ay younger sister. Younger sister. Ngayon po, isulat nito sa Korean, yung yo. Ang yo po sa Korean ay vowel, kaya po maglalagay tayo ng bilog sa unahan. Ganito po ang symbol ng yo. Sunod po, yung do. Yung di po, ganito ang symbol ng di. Tapos po, yung o, nilagay po sa baba ng di.
Tapos po yung NG na ending consonant po nilagay po sa baba ng do. Ito pang symbol, bilog po ang symbol. Soon po yung S. Ito pang symbol ng S. Soon po yung E. Ito pang symbol. So, yung NG naman po nilalagay sa baba. Yo dong seng. Yo dong seng. Ang ibig sabihin po ay younger sister. Sun po. Puin. 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 Ang ibig sabihin naman po ng puin ay wife. Wife. Ngayon po, isulat natin po sa Korean. Ito pang symbol ng P. Ito pong symbol, kapag nasa unahan po, nagiging P po ang bigkas. Pero pag nasa gitna po ng dalawang vowels, naging B po ang sound. B, as in boy. Yung U po, nilalagay sa baba. Yung second syllable po na in, maglalagay tayo ng bilog kasi po, vowel ang I. Tapos po, yung in, yung N po, nilalagay sa baba ng I. Puin. Puin. Kapag sinusulat po sa English, ang ginagamit po na spelling ay ganito po. B-U-I-N. Pero po, kapag ganito na po, kapag binabasa na po, puin po ang basa. Puin. Sunod po. Nampyon. 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 Ang ibig sabihin po ng nampyon ay husband. Husband. Ngayon po, isulat natin sa Korean. Ganito pang yung na. Yung nam muna po, nam. Yung ganito pang N. Yung A. Ganito po. Yung ending consonant po na M. Nilagay po sa baba ng na. Yun po, yung P. Ganito pang symbol ng P. Tapos po yung yo. Yo. Ito pang simbol ng yo. Tapos po yung N. Nilalagay po sa baba ng pyo. Pyon. Nam. Pyon. Nam pyon. Ang ibig sabihin po ay husband. Husband. Ito na rin po ang ginagamit na sinusulat sa English. Sunod po, friend or kaibigan. Friend or kaibigan. Sa Korean po ay chingu. 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 Ayun po, isulat natin po sa Korean. Ganito po ang symbol ng CH. Ito pang symbol ng CH. Sunod po yung I. Tapos po yung N. Nilalagay po sa ilalim ng chi. Chin. Tapos po yung G.
Ito pang symbol ng G. Tapos po yung yo. Yu. Nilalagay po sa baba. Chingu. Chingu. Sunod po. Boyfriend. Boyfriend. Ang Korean po ng boyfriend ay Namja Chingu. Nam Ja Chingu. Ngayon po, isulat po natin sa Korean. Ito po ang nam. Nam muna po. Nam. Ito pang M. N. Yung A po. Yung N po yung M po nilalagay sa baba. So, yun po yung J. Ja. Ito pang symbol ng J. Tapos po yung A. Namja. Namja. Chingu. Ito po ang CH. Tapos po yung I. Tapos po yung N. Nilalagay sa ilalim ng Chi. So po yung Gu. Ito pang symbol ng G. Tapos po yung U. Nilalagay pa sa baba ng G. Chingu. Namja Chingu. Sunod po. Girlfriend. Girlfriend. Ang ibig sabihin po naman ng girlfriend sa Korean ay Yoja Chingu. Yoja Chingu. Chingu. Ganito naman pagsulat niyan sa Korean. Yung yo po, yo. Maglalagay po tayo ng bilog sa unahan. Ganito pang symbol ng yo. Yo. Tapos yung ja. Yoja. Sunod po, Chingu. Yung I po, nilalagay sa tabi ng Chi, ng CH. Yung N po, sa baba. Yung G, ito pang G. Tsaka po yung U. Chingu. Yoja Chingu. Ang ibig sabihin po ay girlfriend. Sunod po. Sunod po. Relatives. Relatives. Ang ibig sabihin naman po sa Korean ay chinchok. Chinchok. Ngayon po, isusulat po natin sa Korean. Yung chi, ganito pang symbol ng CH. Yung I po. Tsaka po yung N nilalagay sa ilalim. Sunod po, CH ulit. Yung O. Soft sound po na O. Ganito pang symbol. Sunod po yung K. Sa baba po nilalagay. Chinchok. Chinchok. Kapag sinusulat naman po sa English, ganito naman po ang spelling. Ganito pa ang bigkas, pero ang spelling naman po ay ganito. Chin
Ganito pang spelling. Mali po pala. Nilalagay ng... Ulitin po natin. Chin... Chog. Ito pang spelling na sinusulat. Pero po kapag binibigas, chinchok po ang bigas. Sunod po. Cousins. Cousins. Ang ibig sabihin po ng cousins sa Korean ay sachon. Sachon. Ganito po ang S. Yung A naman po. Tsaka po yung CH. Ganito pang pagsulat ng CH. Yung O po nilagay sa baba. Tsaka yung N po na ending consonant nilagay po sa baba. Sa-chon. Sa-chon. Ang ibig sabihin po ay cousins. Cousins.